Bakit po? Hindi lang. Mag-audition po yung anak ko. Ay, sorry po, mami. Late po kayo eh. Close na po audition. Sandali lang po. Eh, kasi mag-traffic po talaga. At saka malayo po yung pinanggalingan namin. Kahit ano, sandali lang po. Mapakanta lang mo yung anak ko. Mami, sorry po talaga. Kasi may sinusunod kaming ano eh. Time eh. Tingnan yung gabi na oh. Di unfair naman sa ibang maagang pumunta, di ba? Sige mami, na po, please. Maawa po kayo. Pasensya na, hindi na talaga kayo namin ma-accommodate. Sorry ah. Ma, uwi na lang tayo. Huwag po natin pilitin. Hindi. Dito muna tayo. Mali mo naman. Makabigyan tayo. Dito na muna tayo. O, ayan na, mami. Naawa ko sa inyo. Pilapan nyo na yan. Salamat po. Kasi mukhang malayo pinanggalingan. Salamat po. Hindi na kayo gulisan. Pilapan nyo na yan, ha. Ayun sa inyo na yan. Ayun. Pero ano yung mga paghihirap na dinanas ninyo habang ikaw ay naikipagtunggali sa The Clash? Hirap kami kung saan kami mangutang noon. Parang talaga hindi pwedeng patagalin ko pa kayo dito. Eh yung totoo umuupa eh, bumalik na. Pasensya na ha. Salamat po. Mama, saan po tayo pupunta? Alam anak eh. Kulang na rin ang pera natin. Ano? Ay, umuulan! Ay, sino ka? Lumipat sila Golden sa isang kaibigan ni Maricel sa Cavite. Pero dahil sa layo ng kanilang tinitirahan, madalas ay nalilate si Golden sa mga taping at rehearsals ng The Clash. Nakarating ang kanilang problema sa isang grupo ng mga musikero sa Cebu, ang Cebuanong Musikero. Sila ang tumulong para makahanap sina Golden ng panibagong tirahan sa Maynila at binigyan pa nila ng allowance si Golden para sa mga gastusin nito sa contest. Ano po? Maricel, kamusta na si Golden? Ano? Nanalo ba siya ulit? Okay lang. Sandali. Ito si Golden, ha? Hello po, Papa. Nakapasok po ako sa top 10. Shhh, talaga, anak. Galing mo talaga. Talagang manang-mana ka kay Papa, eh. Sorry, baka may makarinig sa atin. Wait, Joseph. Huwag mong pagkakaulat yun, ha? Joseph, mukha may good news ka na naman natanggap, ha? Nako, mga bay. Yung anak ko, nakapasok ng top 10 dun sa bagong singing program ng GMA. Yung The Clash. Ay, naku ka, Joseph. Huy! Kakasabi ko lang sa'yo, huwag mong ipagkalat. Itong tatay mo talaga, oo, matigas ang ulo. Love, pasensya na. Sobrang proud lang ako sa anak natin. Isipin mo, di ba? Sandali, ito si Golden. Salamat po talaga, Papa. I love you po. Bye-bye. Binapak. Sino po yun? Eh, sinabi ka agad, sabi ko nga. Halika, inom tayo. Tara. Sagot mo, ha? Siyempre. Pero huwag niyo yung pagsasabi, ha? Sikreto lang natin yan, ha? Sige. Tara, parila yan. Hi, Ate Miriam. Kuya Jong, dumayo ka ng tulog dyan, ha? Nilalagnat to, oh. Huh? Ate Miriam, may lagnat pa si Kuya Jong. Coach, may lagnat po si Kuya Jong! Captain Golden? Nagkaroon ng sakit na chicken pox si Jong. Naging dahilan ito para manganib ang kanyang lugar sa kompetisyon ng The Clash. Pero pagkalipas ng ilang linggo, nagkaroon ng tinatawag na wild card sa The Clash. At nakapasok pa sa top 5 si Jong na sinasabing isa sa pinakamahigpit na kalaban ni Golden bilang top of the Clash.